Ikaw naman ni Alayda. Oh my God, ang dami mong iyak this year. Ang dami niyang iyak. Parang kalahating taon akong umiiyak. Di ba? Oh, yeah. Umiiyak kalahating taon akong umiiyak. Pero marami kasi nangyari. Yes, umpisa natin ng January. January, ang daming nangyari. So, yung first, yung plano ko is first, second, third, and fourth quarter. Pero lahat nung plano ko for the whole year, nangyari siya sa first quarter and second quarter lang. Di ba? So, third quarter, fourth quarter, wala. Tuloy lang ang buhay. So, wala akong goals, new goals. So, nangyari, first quarter, last nag-down year. Nag-down ka yun, di ba? Pero first, yung success ko muna, achievements ko. First quarter ko, ang gusto ko dapat mangyari is magka-visa ako, magka-work. And then, syempre, graduate muna pala. Mag-graduate muna ng school. Visa and work. So and nakuha ko lahat yun! Yay! So happy! Graduate ako ng March. Nakuha ko yung, nakapag-apply ako ng trabaho and lahat ng na-applyan kong trabaho, may offer kaya, ang saya-saya. Oh, very so proud. Sana all. Kaya nga, mapapasana all ka. Hindi ko expect yun kasi, ang dating ko lang na gusto is, sana ma-extend lang yung kasi visa ko. Kasi nag-effort ka din naman talaga. Grabe yun, kasi, actually, giri-giri na yun. Kasi dapat, usually, 3 months before or 6 months before graduation, tsaka maghanap. Naghanap ako a month before. Like, end of January na, wala pa ako na ipapasang na resume. March na yung graduation. Kailangan a month ng graduate, yung date ng graduation, kailangan makapagpasa ka na ng proof na may offer na sa'yo. Wala akong ganun. Wala. Uwi ka ng Pinas. Oo, wala akong choice. So, ang nangyari is, first, last week of January, gumawa ko ng resume ko, lahat. Then, first week of February, nagpasa ako. Kasama na yun, last week ng January, tsaka February, first week, pasa lang ako ng pasa. And then, second week and third week, puro interviews nun. Grabe, diretso yun. Grabe talaga yun. Hindi ko kakalain. And then, same, parang third week of February, nagkaroon na ako, sunod na yung offer nun. Ang swerte nga nito eh, no? Sunod na yung offer nun, hindi ko na-expect. Kumbaga, dati ang hiniling ko lang is isa lang, para lang ma-extend yung, pero binigyan ako ng offer. Yung maliit na bagay na hinihingi mo, malaking bagay na binibigay ni God. May mga deep, meron akong gusto talagang company before, pero hindi nag-work out. Pero at kasi nag-work out pa rin in the end. Kumbaga, siguro hindi yun yung plan. Yeah. Pero, yun. Kasi kailangan may plan. So, yung plan A ko, nagkaroon ako ng plan A, B, C, D. Kasi apat siya ng company. Uh-oh. So, instead of plan A, natuloy ako sa plan B. Which is okay pa din sa akin. Nag-work out. Kasi, ang goal ko kasi nun is, kung makahanap ako ng work, ng trabaho, gusto ko, hindi ko habol muna yung sweldo. Ang habol ko is yung environment. Yes. Kasi ito yung magiging very first official work ko. Yeah. Kahit kung nasa Philippines ako tsaka dito sa Japan. Environment. So, saka, kasi ayoko... Mental health mo din. Mental health ko kasi, oh my God, hindi pwede. Kailangan, okay ako. Grabe ka, maka-ano lang negative din, no? Oo, malakas kasi ako makahatak. Sobrang empath ko kasi. Sobra. Kaya alam nila noon kapag halimbawa, shutdown ako for a week. Tapos bigla akong susulpa parang mushroom. Alam nila yun, nag-recharge ako. Yes. Pero kung lang nangyari. And then, so ayun, ang saya-saya. Tapos nakauwi din ako ng Philippines. For two weeks, nakauwi ako. Yes. Nakain ako ng Jollibee. Unang gaganti kami. So naman sila naman ngayon ako makakain ng Jollibee. Yes. Kinain ko lahat. Lahat ng unhealthy foods. Oh my God. Grabe yun. Akala kong pamatay ako nun. Nakaibla din yata ako nun. Oh my God. Pero hindi naman. Kasi nga, iba yun. Baga ang nangyari nun, sobrang hindi ako makain ng mga nakaraan. Biglang kain ng, alam mo yun, napalitan. Sobrang saya. Tapos nakakatuwa kasi yung bonding namin magkakapatid. Kasi iba-iba kami ng lugar. Ako sa Japan, isang kapatid na sa Manila for work, and then yung isa, yan sa university sa Baguio. So, yun lang din yung time na mag-tita. Yung wala ito kumingay naglawas ng tablet. Talay lang kayo dyan. Alam mo na ako multitasker.
So yun, sobrang crazy nung time na yun kasi planado naman na uwi ako. Pero ang nangyari is after ko masubmit lahat ng requirements kasi immigration this day, nagbook ako ng ticket the same night and then kinabukasan flight ko na. Ganun. Ganun. Ang bilis eh, no? Oo. Tapos iniisip ko 2 weeks or another month bago lumabas yung visa ko. Pero wala pa 1 week lumabas na. Ang sobrang bilis. Grabe. Pati yung mismo pati yung company ko, sobrang nagulat sila. Ang bilis daw. As usually. Kasi yung mga sumunod na sa akin or yung mga kasabayan ko, 2 months, 1 month talaga. Si isa, diba? Si isa, 2 to 3 months inabot yun sa kanya. Kahit yung iba doon na nag-renew, 2 to 3 months. Ako, 1 week lang. Pero talaga. Bakit kaya ganun, no? Iba-iba. Maswerte ka lang pa rin talaga. So, siguro time ko yun. Yes. So, yun. So, ang saya-saya. So, ang saya lang nung first quarter ko. Kasi yung major goals ko natuloy. Yes. As in, major goals ko. Yes. Yeah, major goals ko natuloy. So, okay na. Okay. At least may achievement. Oo, ka. Sobrang. So lahat. Kaya ang saya. Kasi kaya ang saya din ng bunga ng 2024 ko. Yes. Kaya hindi ko, kahit na may mga nangyaring after nun na hindi okay. Pero at the same time, ang dami ko pa rin nangyari. Oo, ang dami nangyari. Kasi, in the first place, di ako makakapag-stay dito sa Japan. Kung hindi dahil doon sa goals na yun. Kasi yun yung reason ng goals na yun para makapag-stay ako sa Japan. And then, dito pa. So, mag-i-renew na lang ulit. Ang goals mo pa rin talaga dito is dito ka talaga. Dito ka na talaga tumira. Ano yun? Either by marriage or by own... By marriage. Yung PR. Kumbaga, ang plan ko is... But, yun sa sarili ko. Work ako. As long as masaya ka sa ginagawa mo. Masaya naman ako sa ginagawa. I'm happy for you. Yes. And then... Cheers! Cheers muna tayo. Cheers! This is our first quarter achievement. First quarter achievement. Hindi ko na kapag nasisipan na yung nasusunod. Wala po. Wala tiyakan for today's video. Sa ganyan na sinabi ko sa inyo guys, hindi lahat ng bagay ay perfect at makukuha mo. Kasi nga, timing, destiny, kung anong gusto ni God, yun ang mangyayari. So, yes. Hindi lahat ng bagay maganda mangyayari. Pero in the end, it will work out okay. So, yes. Ito na yung second quarter. Ito na yung second quarter ko. Ano? Hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan kasi sobrang shook. Yes. Paano ko sisimulan? Ano ba yung goal mo nung second quarter? Second quarter ko, goal ko is maging kami na ni... Ni Guy. He's been dating for almost a year. Almost a year. So, okay naman, nag-work out lahat. I feel like nag-work out naman. He's okay naman eh, di ba? I feel like he's okay. I feel like he's okay. Because ayun, so hindi ko na i-disclose kung nangyari like, exactly na nangyari. Pero, ang nangyari is, hindi sobrang awanay. Hindi siya nag-workout. So, hindi siya ready mag-commit. For commitment. Yung gusto kong commitment. So, because yung responsibilities din kasi minsan. May responsibility kami pare-pareho. Based on our experience lang, pero ewan ko ba bakit takot sila mag-commit? Kumbaga hindi nila kaya naman takot, magawa. Pero alam mo yun. Hindi nila magawa yung ginagawa natin, multitasking. Yeah. Maybe because of pride kasi lalaki sila. Kailangan sila yung parang magke-carry ng ano. So sila yung, andun pa rin tayo sa parang, tayo yung damsel in distress. Which is hindi na sa panahon niyo kasi, wala na. Girl, kung damsel, thank God. So hindi siya nag-work and then broken ang ate girl mo. It took me parang a month before I cried. Bago siya nag-sink in. Parang hindi ko siya natanggap. Bago ko umiyak. And then after nung a month na yun, tuloy-tuloy na siya. Puro iyak. Iyak. Sobrang hirap kasi. Tawag dito. Nagkatotoo din naman yung second quarter. Naging kami naman, pero hindi ko siya gano'ng considered as naging kami na. Kasi bigang... Hindi ko na i-consider siguro.
Kung siguro ako yung dati pa rin, nandun di lang meant to be. Di lang meant to be. Andun ako sa part na naka-move on na ako sa nangyari, pero hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya. Yun na lang. Mm, okay. Yun yung pinaka best explanation kung nasan ako ngayon. Ando pa rin yung times na naka-move on ako sa ginawa niya, parang okay. Okay na. Hindi siya okay, pero parang wala na akong pakialam ganun. Okay. Iba yung okay na sa okay lang yung ginawa niya sa akin, hindi. Parang wala na akong pakialam. Pero may hurt feelings na. Pa oo. Din. Oo, parang ah, ito. Ngayon, more on ano na ako. Nami-miss ko na lang siya, gano'n. Oh, nami-miss ko yung memories, mga gano'n. Miss ko siya. Pag malamig. Kaya ka. Iyak ako. Oh my God. December na. Mag-December na. Oh my God. Walang iiyak. Girl, hindi pwede. May iiyak. Kasi, if I... Ewan ko, alam ko, sinabi ko to sa vlog last time, 25th of December, yun yung first date namin dalawa. Yes. And 25th of December dito sa Japan and sa Korea, kasi Korean siya, is medyo okay. Yung meaning niya is parang, ah! Kasi usually sineselebrate, unlike sa Philippines, sineselebrate ng 24 and 25th with the family, yeah. Ito ganyan. Dito kasi sa Japan, hindi. Para siyang Valentine's. Sineselebrate siya with your love. Partners, loved ones, partners, talaga. Mm. And friends, di ba? And friends. Pero di kami friends, syempre. I mean, hindi ba? Ay, friends ba yun? More than friends? Charot. More than friends? Pero, so, yun, andun ako sa part na yun. Kasi, hindi ko siya makikwento ngayon nang hindi umiiyak. Kung hindi pa ako okay na ikwento. Katulad yan. And sobrang... yung iba yung facing ko, katulad niyan, this month ko lang din nasabi sa pinsan ko, nasabi ko na kay Lasab. Oh. Nasabi ko na kay ate, kahapon, or noong isang araw lang, pati sa kapatid ko, nasabi ko na last week. Kasi sinabi ko sa inyong parang switch na na-realize ko after kung malaman yung mga bagay-bagay. Umiyak ka nun, kahapon pinasabi ko. Yung kay Sab. Tapos nung ano, okay na, parang nailabas ko na kasi, alam na nila. So sila din nagtatanong ano kaya nangyari. Tapos sabi ko, tapos na ako sa tanong na gano'n eh. Oo. Napagdaanan ko na siya for the last 6 months. Na rin niya kasi binikwento kaya. Sabi nga din ni Yumi, kasi di ko matanggap na yung pag-move on is sobrang tagal. Sabi niya sa akin, may improvement ka naman. Tingnan mo, kapag nag-relapse ka, yung relapse mo ba paulit-ulit or ibang dahilan? And then doon ko naisip na ibang dahilan. Baba, ah ngayon, ah ito yung ganito. Kaya naisip ka, palay. So yun, andun ako sa, kaya dati kasi noon, pag tinanong ako, kamusta na kayo? Hindi ako magsasalita. So hindi ko i-deny, hindi ko sasabihin na okay pa rin kami. Wala akong sasabihin. Pero ngayon, kaya ko na sabihin, wala kami. May mas confidence na ako. Parang, noon, ang hirap talaga ni, hirap na hirap ako sabihin. Parang, hindi kasi, hindi matanggap nung sistema ko yung reason. End na, and then yung reason, hindi siya tanggap ng system ko na parang, yun lang yung reason, parang ganun. Walang reason. Wala na siya nawala. Oo, meron siya nawala. Parang, anyari, parang, hindi ko talaga matanggap. Tapos yun, para siyang switch, parang, okay. Ganun. But look at her now, yun, very big progress. But thank you for the experience. Yes. Yes. Yun. And then kilala naman nila ako, palagi nila ako tinatanong, paano pag nagkita kayo? Paano pag chinad ka? Iba rin tong relapse sa mga yan. Ibang relapse. So, kasi kilala nila ako eh. Alam nila kakausapin ko pa din si guy. Yes. But maybe for closure. Yes. Na hindi ko kasi nakuha nung nawala. And you need that. Yeah. Para mas lalo ka makamata. Closure, di nyo alam. Malay nyo ako to be continued. Lagi. Pero yun, pero kung mangyari man kasi yun, hindi na siya yung marami na ang maghihita. Magbabago. So madami na akong kailangan. Kung meron na akong dating rules for myself, meron na akong mas ibang rules. Parang, ayun. Like, hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad dati. Parang, kailangan, iba na, mas iba. Oh, syempre, ikaw ba naman? Iba na. So, yun. So, hindi ko naman sinasabi magkakabalik. Yes. Pero, andun kasi yung possibility, yung mga pwede mga. Oh, hindi natin masasabi yan. Pero for now, hindi pa talaga ready. Siguro, ang goal ko for 2025,
For the first, hindi ako naghanap ng love yourself. Love yourself muna. Andun ako sa era ngayon ni Yumi. Love yourself. Actually, maganda yung love yourself. Kasi, don't pressure yourself to be, to have a boyfriend or something. Kasi yes. Ayoko yung, ayoko mangyari na. Kasi, suffer kayo. Siguro, kaya hindi pa dumarating kasi noong time na may dumating sa buhay niya, bigla siyang nawala. Bigla siyang na-distract. Na-distract siya sa career niya, na-distract siya sa responsibilities niya. Tapos yung focus niya nandun lang sa guy. Tapos, yun nga yung sabi ni, ano, ni Jin kanina. Gusto niya, sabi ko, videoan mo, dali. Sabi ko, papigil kayo. Anyway, tapos sabi natin, hi kayo sa vlog. Tapos sabi, saan namin mapapanood? Secret. So, ayun nga, parang na-distract siya. Nawala yung self. Hindi nga self-love eh. Nawala siya sa sarili niya. Tapos hanggang sa, eventually, di pala din sila mag-work out. So, realize niya, ang daming nawala. Ang dami niya na-miss out sa life niya dahil, nag-focus siya dun sa guy. Well, lahat tayo darating sa ganung point na pag nagkaroon ka ng guy, talagang yung time and effort mo nandun sa guy. Pero once you loved yourself enough, mapifeel mo na, shit, kailangan ko ng me time. Kailangan ko ng space minsan na pang sarili ko lang. Kasi, ibig sabihin, mahal mo na yung sarili mo. May mga needs ka na hindi mo kailangan ipa-fulfill sa ibang tao. Like, nagsisik ka ng affection, ng assurance. Why don't you assure yourself? Hindi yung maghihingi ka ng parang validity sa ibang tao. Why don't you parang bakit hindi mo bigyan ng validity yung sarili mo? Yung hinihingi mo sa ibang tao, dapat ikaw mismo, kaya mo ibigay sa sarili mo. Yes. Para, in the future, kung may mga ganong taong dumating sa buhay mo, eh, bonus siya. Yes. Oh. Hindi siya yung parang nag-a-add sa buhay. Nag-a-add sa buhay mo, tapos pag nawala yun, kulang ka na. Dapat yung parang bonus lang siya. Oh my gosh. Good luck, girl. Self-love era. Self-love era. Nakikita mo ba yun? Para gawin sa'yo. Snap it. Picture tayo. So yun. Yun yung naging buhay ko 2024. And then, nung tuloy-tuloy na lang siya, parang kaya nag-set ako ng goals ngayon kasi tapos ko na lahat ng goals ko for 2024. May mga hindi na tuloy na goals pero alam ko kasi hindi pa niya time. For example, may isa, ang goal ko is lumipat dapat ako ng bahay, pero hindi ako makalipat. For now, siguro by next year, or next year siguro, yun na yung time ko para lumipat. So, yeah. Madami. Same kami. Yun yung goal namin this 2024, di ba? 2024. Ang goal namin is later year. Na last quarter. Sana mga last quarter next year. Ganun. Siguro ganun. Yes. Actually, may mga goals. So ako, nasa 20s pa ako. So meron akong goals for before 30s and after 30s. Yes. Na nakuha kong, marami akong nakuha sa kanilang tips and advices. Lalo na to. Ang dami niya. Alam ko naman. Magpapanda na lang ito sabi ng mukha ko. Yeah. Yung utak ko 18 din. 18 by 5. Kaya, ayun. So, yun siguro i-apply ko na lang muna yun. Ando na. So, wala muna sa isip ko. Hindi dahil sa hinihintay ko na, baka bumalik pa siya. Or gano'n. Hindi. Para, wala eh. Basta may don't pressure yourself. Hindi pa. Yun ang number one priority. And number one priority with your mental. Yes. Kaya ngayon, okay ako. Thank God. Okay ako sa work ko. Siyempre yung mga work mishaps, pero pwede naman. Okay naman. Pwede siya iwan sa work lang. Yes. Hindi siya personalan for me. Parang ganun. So, kung ano, hindi okay sabihin mo. Pero yung typical na dadalin mo hanggang, wala. Buti na lang. Thank God. So, hirap nun. Ayoko nang daladala ko siya sa bahay. And sobrang awkward. Pero okay naman yan. So, ngayon, okay ako in terms of okay. Sasabi ko okay ako ngayon kaysa last, na mas to for, for the last 6 months. Hindi ko masasabing okay ako. Like, Huwag ka masyado magmadali.
Yes, step by step. Rush. Yan kayo. There's no need to rush. Pero guys, huwag naman kayo magstay sa slum. Mamaya naman yan na zone na okay yan na tayo magstay masyado sa comfort zone. Galaw-galaw din. Kilos-kilos din. Pero huwag magmadali. Kasi may mga tao nagmamadali. Tapos wala, magre-regret. Pero kasi, at saka kasi, minsan kasi, alam mo na yung nakikinita mo na, malalaman mo naman kung kaya mo yung goal na yun. So, kung alam mo sobrang imposible nung goal mo, yeah, back off mo na. Hindi naman yung sabihin na give up mo yung goal. Oh, ano mo na, sige, try mo muna kung merong mga mas importante pang goals. And then, true. Try mo, tsaka, try mo siya ilagay sa ibang settings naman. Baka maya, iba pala yung kailangan mo muna i-achieve ibang goals for pala na para sa'yo. So, yun lang. So, ngayon, yung goals, guidance lang din namin yun pare-pareho. Para alam namin, may babalikan kami if, for example, andun kami sa parang slump era namin na parang, down na down kami ngayon. So, kailangan namin i-check yung goals para magkaroon kami ng inspire ulit. And then, restart, reset. Restart, one, reset. Oh my God. Thatcher. Pero ang saya ng journal natin. Yes. Yung ang saya ng gatin yung journal tayo. Kumbaga, kaya kasulayan ng courage mag-journal. Kasi looking back 2024, makikita nyo yung progress. Tapos masasabi nyo sa sarili nyo, ay, ang dami ko pala na-achieve. Hindi naman pala ako loser. Sobrang. So, and pag na-achieve nyo na yun, gawa ulit ng bottom goals para continuous ang buwan. Hindi yung parang, ay, yes, na-achieve ko na to. Matidepress kayo kung wala kayo. Siguro, for us, kasi nag-work yung journalist, yung pang-journal. Try nyo lang. Hindi naman sabihin na pwede na okay sa amin, okay din sa inyo. Try nyo lang. Maging effective for you. Pero ito kasi nakita namin effective para sa amin. So, try nyo lang. Kung hindi, mga sama ng loob nyo. Try nyo pa ng ibang outlet. Diba? Madami. Pwede kang, traveling. Yun yung outlet. Yeah. Iba-iba ng outlet. So, bawa, traveling yung iba. Yung iba, more ongoing. Kami, journaling. Ganito. Iba-iba naman yan. Iba-iba yung goals ng bawat isa. Ang simple lang. Ang cute to. Parang kami nasa variety show. Tapos, kami. Parang kami TV ang show. Ang saya lang. Parang hindi nakaka-relax. Pressure. Yes. Tita na kasi kami. Yung hindi kami. Dapat talaga, yung off natin, 3 times a week. Try to. Dapat forever na to. Pero yes. Itong sunring cue na to. Ang hirap ng 6 days. Alala, kasi last. Panore, ano ka lang? Thank you sa sponsor namin, Sanrio. Sanrio! At meron siyang i-recommend na. Para malaman nyo kung ano yung buhay dito sa Japan. Especially corporate jobs. Corporate. Guys, grabing nakaka. Pinaplug ko kahit wala naman akong connection sa kanila. Pero sobrang relatable kasi. Especially if foreigner ka rito. Napapaiyak kayo. Watch Agretsuko, AGGRETSUKO sa Netflix. Guys, yan ang buhay ng mga empleyado dito sa Japan. Para lang malaman nyo kung gaano kahirap. Na hindi lang mga ibang working culture dito. Ganda ng tugtong. True! Nakakasasabay pa. Kaya gusto ko dito tumatang. Kaya guys, alam nyo na kung saan nyo ako hanap. Pero dito lang naman ako sa Kamiyoko lang. This is my safe space. Dinala ko sila dito para mag-reflect. Sabi ko nga sa sa story ko, reflection day with my girls. Yes. Tira mo, magpa-5 pa lang, pero ang dilim na. Yes. Kasi mag-winter na. Winter na, my favorite. This is my... Your season. Ako, depressing season. Winter season kasi ako. So, I hope. Okay ako this winter season. Okay lang yun. Pero hindi ko naalis na mag-relapse talaga ako. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Hindi perfect. Pag we're ready na kami ni Yumi. Pa rin, ready na kami sa ring. Andun pa rin ako sa healing period. Pero siguro ito yung magiging one of my biggest relapse. If ever. If ever lang naman. Pero alam mo, pero kung magiging busy makakayanan kasi mo yung relapse ngayong taon, I'm so proud of you. Yeah. Ang naman, kakayanan mo naman talaga. You just have to believe that. You just be over.
trip. Conquer. So, gusto naman, nakita nyo lang ako 2022, bago nila ako nakilala. Baka maasar sila sa akin, sobrang depressed ko. Kasi super, hindi itong yung minap, siguro sobrang. Ito na yung outcome nun. Pero nung nakilala ko si Yung, ay grabe. Siya yung parang, uy, may tara, simba tayo. Uy, mag-journal tayo. Alam mo yung tipong siya yung negative ka na sa nangyari sa buhay mo, pero siya yung nag, giging positive vibe. May nangyari kasi na yung turning point. Na may realize mo, shit. Wala nang sasakit pa sa nararamdaman ko. So, okay na. Kahit ano na yung bato niyo. Pero, alam mo yun, meron pa rin masasakit pa darating. Parang sakit lang. Ando ka na rin sa part na tao ka, mag-heal ka pa rin. Pag may sugat naman ang isang tao, lagi naman nag-heal. Pero, hindi ko pa katapusan. Iba-iba lang ng healing process. Pero hindi magpo-forget. Hindi makakalimutan. Never pa makakalimutan. As a Gemini, kala nyo lang nakakalimutan. As a Gemini. Yeah. Pero it's okay lang naman kung hindi mo makalimutan yung ginawa ng tao sa'yo. Siyempre, nasaktan ka eh. Pero magpapatawad ka pa rin. It's, ano, sabi nga, forgive but not forget. We forget, pero iba-iba kasi tayo. Pero kung makalimutin kasi talaga. Pero ang saya, ang saya nung may friends na ganito, no? Yung magbibigay sa'yo ng ano ba? Inspiration. Kasi meron kasing advice na real talk talaga. Kaya namin natatawag no? Real friends kasi na-real talk ng kami isa't isa. Sa totoo lang. Magkasakitan man kami, nandito pero, pa rin. Pero alam namin yung sinasabi niya is for our own good. Okay. Yung real talk na may inspiration, hindi yung real talk na parang ida-down ka pa. Hindi totoo. Kasi may time kami, hello, real talk. Pero okay pa rin kami after. Parang yun lang, na-real talk niya lang ako nung time na yun. Pero after na, okay na. Kasi kung alam mo yung reason behind and kung kilala mo yung isang tao para saan yung ginagawa niya or para saan yung sinasabi niya na yun, maintindihan mo. At sa, minsan siguro hindi mo siya maintindihan at that same time. Siguro it will take 2 days or ilang ako. Kasi syempre puno kay eh. Oo. So kailangan mo pa siyang namnamin, kailangan mo pa siyang i-process. It's okay. It doesn't mean na hindi na kay friends. Parang give time to process. And then after that, okay na. Pero hindi mo kailangan, kapag mag-ano ka ng isang friend, hindi mo kailangan ilugmok pa siya. Yung tipong kaya, negative kaya pala lang ngayon nangyayari. Hindi siya real friend. Or kaya, hindi na kayo same company. Hindi kayo aligned. Hindi na kayo aligned sa gusto. Oo, baka. So parang, yun nga, sabi ko nga sa inyo, natapos na yung friendship niya. Pero kasi minsan, ano, iniisip ko din na, baka may pinagdadaanan din siya. Or, hindi, minsan naisip ko gano'n. Na, baka for him, tama yung ginawa niya. Kasi, or for her, ginawa niya. Kasi, yun yung paniniwala. Oo, kasi iba-iba naman tayo. Ito yun yung paniniwala. Pwede kasi yung tingin niya sa ginagawa mo is mali. Tingin mo rin sa ginagawa niya mali. Siguro, more on respect true. Each other's point of view. And, syempre, kung alam mong hindi nag-a-align sa'yo na, set boundaries talaga. Magkaroon ng boundaries. Kung ganyan na, edi okay lang. Sige, Pero hindi mo kailangan. Parang hindi mo na rin kailangan magalit sa taong yun. Kaya mo na lang siya kasi yun yung respect mo na lang din siya. Kung hindi ka man niya respetuin, problema niya na yun. Pero at least ikaw, dapat on your part, alam mo na respect mo siya, wala kang kulang. Kaya hindi ka na mapagpatol. Kahit tapos na ang grown na natin. Parang nakakaano na yun. Patola natin. Kasi dati patola tayo. Oo! Mas lalo na ako. Tayo, patola ako. Mas lalo na ako. Patola ako. Dati noon talaga. Ano lang ako kasi, people pleaser kasi ako. Yeah. Ako din, ganyan. Ay, parehas tayo. Kaya yung sasabi ko sa'yo, people pleaser tayong dalawa, kaya kailangan mag-set ka ng boundaries. Dati noon, talagang pinoproblema ko yung problema niya. Like, nasaktan ko ba siya? Without thinking ko ano yung naramdaman ko. In-invalidate ko yung feelings ko na, okay lang sa akin, pero siya kaya okay lang. Alam mo, tapos na ako doon. Nakontrol ko na siya. Nakakontrol ko siya. Napagod na rin ako sa ganyan. Nakontrol ko na siya.
na may pake ako sa inyo, sa mga real friends. Pero halimbawa, acquaintance lang na people go. People come and, come and go. People come and go. So parang, ah, okay. Sa mga tao din, sa mga friends nyo rin, hindi naman porket araw-araw, hindi kayo pag-usap na araw-araw. Siyempre may sarili din silang buhay. Exactly. Pag hindi sila pwede, hindi sila pwede. Pag hindi sila nagpaparamdam, hindi sila nagpaparamdam. Oo nga. Kailangan sila, doon lang sila nagpaparamdam. Respetuhin din natin yun. Parang ikaw lang din yun, ha? Hindi mo rin napapansin siguro. Oo. At tayo din, ganun, busy tayo, hindi tayo. True. Huwag niyo sasabihin na, huwag niyo sasabihin sa tao na kapag, ano, kapag gusto mo lang magparamdam, doon lang siya magpaparamdam. Tapos laglag dito. Yari ka sa akin. Friendship over.